Mga kaibigan, tampok sa video nating ito. Alamin natin ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng mga Hapon. Batid ko lamang sa video ito ay malaman ang kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapon sa kabila ng magandang ugnayan nito sa kasalukuyan. Ang pananakop ng mga Hapon sa kasaysayan ng Pilipinas mula noong 1942 hanggang 1945 noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagsakop ng mga Hapon sa Pilipinas na noon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Amerikano noong Disyembre 8, 1941. Naganap ito matapos ang ilang araw na pagbubumba ng mga Hapon sa Pearl Harbor ng Hawaii at ng Estados Unidos. Makalipas ng ilang linggo sa digmaang ito, ay umatras sina General Douglas MacArthur na noon ay pinamunuan ni Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinasok ng mga Hapon ang Maynila noong Enero 2, 1942. Sa kabilang dako naman, nakipaglaban ang mga bataan sa mga Hapon. Ngunit, hindi rin sila nagwagi sa labanang ito at sumuko sila noong April 9, 1942. Ang mga Pilipino at ang Amerikanong bilanggo mula sa digmaang ito ay pinaglakbay sa isang kampo ng Kapas Tarlac na tinatawag nilang Marcha ng Kamatayan o Death March. Kung kaya, pagkabagsak ng bataan ay nagtungo si MacArthur sa Australia. Pinilitan siya sa koridor ni General Jonathan Wainwright upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa sumuko ang mga Pilipino at ang Amerikano. Pagkalipas ng ilang araw, maraming mga kababaihan ang inabuso ng mga Hapon mula sa kanilang pananakop. Nagtagal ng mga 3 taon ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas na noon naman ay nalukluk bilang Pangulo ng Pilipinas si Jose P. Laurel sa pamumuno ng mga Hapon. Ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur. At noong October 1944, nagsimula ang pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapon. Nang lumapag ang puwersa ni General Douglas MacArthur sa Tangway ng Leyte at naluklok bilang bagong Pangulo ng Pilipinas si Sergio Osmeña nang namatay si Manuel L. Quezon. Malakas na nabomba ng mga Amerikano ang Maynila noong Pebrero 1945 at sumuko ang puwersa ng mga militar ni General Huma sa lalawigan ng Mountain Province matapos mabigo sa kanilang pagtakas. Mga kaibigan, comment lang kayo kung ano pa ang kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapon. At huwag kalimutang mag-subscribe kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang mga videos. Maraming salamat!